You know, what is up sa inyo mga ka-adventure? Today is our third vlog. At today ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tatlong bagay na hindi sinasabi sa atin ng kasa at ng mga shop na pinagpapagawa natin ng motor pag nagpa-change oil tayo. Oo, pia. Usapang panel gauge to mga ka-adventure, no? Napakahalaga nung number 3, kaya dapat alam nyo to mga ka-adventure, okay? Kaya bago ang lahat, bago tayo sumabak sa baha, pasok muna natin yung intro. Okay, bago ang lahat ay gusto mo nang shoutout ang ating 13 subscriber. Salamat sa pag-subscribe sa akin mga ka-adventure, ano. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan yung i-like, mag-comment at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel nang updated kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. Okay ba yun? Okay, so balik tayo ngayon sa ating topic. So, usapang panel gauge to mga adventure. Ito yung mga bagay na hindi sinasabi sa atin ng kasa or ng mga shop na pinaggagawa natin pag nagpapa-change oil tayo, no? So, buksan natin yung ating panel gauge. So, nag-indicator na din dito yung aking change oil na required na akong magpalit ng langis. So, pero bago ang lahat, tuturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung nakakailang milyahe na ba ang inyong motor para mag-change oil na, no? Hindi yan tinuturo sa atin sa mga shop na pinagagawa natin. So, paano malaman yan? Ganito na gagawin natin mga ka-adventure, ano? I-double click nyo lang yung ating dalawang button dito. So, antayin nyo lang mag-blink. And then press nyo yung select, makikita nyo dito kung ilang kilometro na ba yung natakbo nyo simula nung nag-set kayo. For example, nag-set kayo ng 1.5, mamamonitor nyo dito kung malapit na ba kayong mag-change oil or hindi pa. Okay? So, balik nyo lang sa select para bumalik sa dati nyang settings. Okay? Ganun lang gagawin nyo, double press nyo yung button nya. Antayin nyo mag-blink, then select. Mapupunta kayo sa dashboard na to, makikita nyo kung ilang kilometer na ang natakbo nyo or kung malapit na kayong mag-change oil. Sa akin naka-zero na, kaya ako kailangan ng mag-change oil. So, pangalawa, paano mag-set ng kilometer or odo after natin mag-change oil, ano? So, sa dashboard ulit tayo, press lang ulit natin ng dalawang sabay yung dalawang button. Ayan, nakita nyo nag-blink na yung ano nya, yung time nya. So first lang natin yung set hanggang mapunta tayo dun sa hanggang sa mapunta tayo dito sa set ng ating odometer, kung ilang ano, kung ilang kilometer ba bago natin i-change ang ating langis. So select lang natin. Ayan, nakita nyo tumataas siya ng kada 500 hanggang 6,000 yata to, kung di nagkakamali eh. 1,000, 5,000, 6,000. Ayan, so bumalik siya sa 500. Press nyo lang yung select. Ayan, kada 1,500 kiss ko kasi ilan yung sineset yung aking odo. So set nyo lang sa, select nyo lang yung set, and then automatic na yan na for every 1,500 mag-indicator si oil change pag tapos na niya yung kanyang natakbo, kung natakbo na niya yung ganong kalayo na kilometro. Okay? So balik tayo sa pangatlo, kung paano naman tanggalin yung oil change na yan na indicator. So napakadali lang yan mga ka-adventure, ano? Hindi din yan tinuturo sa atin sa mga shop na pinag-change nila natin. So ang gawin lang natin, patayin lang natin yung ating panel gauge. Dinan nyo lang ng siguro mga 10 seconds yung set button nya. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then open natin yung kanyang panel. 1, 2, 3, ayun, wala na yung oil change indicator na nakalagay dito sa ating panel gauge. Okay ba yan?
So hanggang dito na muna tayo mga ka-adventure, ano? Sana may natutunan kayo sa mga tips na binahagi ko sa inyo ngayong araw na to. Kung paano malalaman ang inyong odometer kung mag-change nila ba kayo o hindi pa. Paano mag-set ng inyong odometer kung ganong katagal nyo gusto. At yung ating pangatlo, kung kailangan, kung paano alisin yung ating change oil indicator sa ating panel gauge. So sa mga bago sa ating channel, shoutout po sa inyo. Ako nga pala si Arts Venture. Gumagawa po ako ng mga vlog. Good up, amor. Gumagawa ako ng mga vlogs, tutorial, tips, ayan. Yan yung muna yung mga gagawin kong upload sa ating mga upcoming video, no. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-adventure. Magkita-kita na lang ulit tayo. Huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe nang updated kayo sa ating mga upcoming uploads, okay? Magkita-kita tayo sa susunod nating mga video. Mag-ingat kayo mga ka-adventure.